Hello everyone! Welcome to our new vlog. For today's vlog, mag-bake po tayo. At sa mga bago po sa ating channel, welcome po sa inyo! Hi po! Tayo po ay mag-bake ngayong araw na ito at excited po ako sa ating i-bake ngayon. Ilang beses ko po itong trinay. So finally, na perfect na po natin. Kaya ituturo ko po sa inyo ang proseso ng ating pagbibake. So, ang ibibake po natin ngayon ay cream cheese ensaimada. So, ngayon, lalagyan natin ng filling yung ating ensaimada para lahat po ay makakain natin, pati yung tinapay. So, medyo maproseso po ng konti, pero sasamahan ko po kayo at ituturo ko po sa inyo kung paano maging soft at floppy ang inyong ensaimada. Tara, mag-bake na tayo. So, uunahin po natin ang paggawa ng yeast. Meron po tayong 1 cup of milk at warm milk po ito. Winarm na po natin. At lalagyan po natin ng 2 teaspoon ng yeast. Ayan. At 1 tablespoon ng sugar. Hahaluin lang natin to at iseset aside natin hanggang sa mag-bloom yung ating yeast. Mga 5 to 10 minutes natin siya i-rest. Ayan. Ayan, meron po tayong 2 cups of flour dito at imimix na po natin yung pinabloom natin na yeast. Ayan. After po natin i-mix yung ating flour at saka yung ating yeast mixture, ay paghahaluin po natin sila. Kung wala po kayong machine, pwede po ninyo itong i-knead. At medyo lang po ma-sticky po yung ating dough. Normal lang po yun kasi para po ma-soft ang ating ensaimada. So after po natin itong ma-mix together yung ating yeast at ang ating flour, ay iseset aside lang po natin at gagawa po tayo ng pangalawang dough. So, ito na po yung ating pangalawang dough. Meron po tayong 2 cups of flour. Lalagyan po natin ng 2 tablespoon ng milk powder. Ayan. Tapos, quarter spoon po ng asin. Ayan. Imimix po natin ulit ito. So, after natin ma-mix, isiset aside po natin ulit at gagawin naman po natin yung ating egg mixture. Ayan, gagawin naman po natin ang ating egg mixture. So, meron akong ditong 120 grams ng egg yolk. Mga 8 medium size ng egg. So, ito po yung ilalagay natin dito. Ilalagay naman po natin ang ating white sugar. I-dissolve lang po natin ito sa ating egg yolk. So, ayan. Ito po ay 135 grams. Ayan, hanggang sa ma-dissolve yung sugar sa ating egg yolk. Ito na po yung ating powdered milk mixture. At ito naman po ang ating yeast mixture at ang ating egg yolk mixture. Bumalik na lang po kayo dun sa mga una nating mga ginawang mga dough para hindi po kayo malito. Ngayon, ang gagawin po natin, pagsamasamahin natin silang lahat. So, yung ating milk powdered milk mixture at saka itong ating yeast mixture, pagsamahin natin. At ang ating egg yolk mixture. Yan. So, after po natin na pagsama-sama lahat, ay imimix na po natin ito ng mga 10 to 12 minutes. Ayan, pag na-mix na po natin yung ating mga ingredients, lalagyan na po natin ng butter ito. Ayan.
At ituloy natin yung pag-mimix dito hanggang 10 to 12 minutes. So, sa mga wala pong mixer, magni-knead na po tayo, imamanual na lang po natin. So, ngayon po, nag-grease po ako ng oil sa aking kamay para hindi po manikip. Iwasan po natin na magdagdag po ng magdagdag ng flour kasi titigas po yung ating ensaymada. So, pagtiyagaan po natin siyang i-knead hanggang sa ready na po siya. 10 to 12 minutes po natin itong gagawin. Yan, after po natin 12 minutes na nag-knead dito sa ating dough, ito na po nung kinalabasan ng ating dough. Ayan. Pag hindi na siya na-stretch na siya, hindi na siya napuputol, ayan, pwede na ang ating dough. So ngayon, i-rest natin ang ating dough ng 1.5 hours. Lalagay natin dito sa ating bowl at lalagyan natin ng oil. Ayan. I-rest natin to ng 1.5 hours hanggang sa mag-double yung size ng ating dough. Habang hinihintay natin yung ating dough na mag-rise, ay gagawa po tayo ng ating cream cheese filling. So, una ay ang ating cream cheese. Meron tayong 200 grams na cream cheese dito. At ang susunod nating ilalagay ay ang ating 175 grams ng powdered sugar. Ang susunod naman ay meron tayong 100 grams ng softened butter. 2 tablespoons ng ating milk. At ang ating vanilla, 1 teaspoon. Pero kung yung gagamitin yung vanilla ay flavoring, gagawin ninyong 1 tablespoon. At lalagyan din natin ng 1/2 teaspoon ng ating salt. Yan, ibibit natin ito hanggang sa maging floppy. Ayan, pagka floppy na ang ating cream cheese ay okay na ito. Pwede na natin tong spread sa ating ensaymada at ilalagay din na maglalagay din tayo ng filling at itong gagamitin natin sa filling ng ating ensaymada. Ito na po yung ating dough na pina-rise natin. Nag-double na yung size niya. Ayan. Titimbangin natin siya ng 75 grams each. Ito naman yung gagamitin nating molder para sa ating ensaymada. So, ang gagawin natin dito, i-grease natin siya ng butter. So, ingat lang po kayo sa ginagamit na pang-grease. Mas maganda po kung ang gagamitin yung butter, yung ginamit nyo rin po doon sa dough para hindi nag-iiba yung lasa ng ating tinapay. So, i-grease lang natin tong lahat. So, after nating i-grease yung ating mga molder, ay bibilugin naman natin ang ating dough na timbang na natin siya ng 75 grams each. Yan, bibilugin natin siya at ilalagay na natin dito sa ating molder. Yan.
ganyan lang yung paggawa natin sa ating dough at ilalagay natin dito sa ating molder. So sa una mahihirapan po kayo, pero pagka nakasanayan nyo na po ay madali na lang siyang gawin. Basta sundan nyo lang po yung ating mga proseso ng ating pagluluto. Ayan na po yung ating ensaymada na nailagay na dito sa ating molder. So, ira-rise po natin ulit ito ng 1.5 hour para mag-double po yung size niya, tsaka po natin siya i-bake. Ayan, ito na po yung ating pina-rise na ensaymada natin. Ngayon, ready na siyang i-bake. I-bake natin siya ng 350 degrees Fahrenheit ng 18 minutes. Yan, luto na ang ating ensaymada. Palalamigin natin to at lalagyan natin ang filling at ang ating i-spread na natin ang ating cream cheese. Ayan, malamig na ang ating tinapay, ang ating ensaymada. So, ngayon, aalisin lang natin dito sa molder ang ating tinapay at uumpisahan na nating lagyan ng filling sa loob. Yan. Madali lang siya kasi greenish natin yung ating molder. Ayan. So, naalis na natin lahat dito sa ating, naalis na natin sa molder. Bubutasan lang natin sa gitna. Ayan. At lalagyan na natin siya ng filling sa loob. Ayan. Ayan. So, ganun ang gagawin natin sa lahat ng ating ensaymada. Bubutasan natin sa gitna at lalagyan natin siya ng ginawa nating filling, cream cheese filling. Yan. So, pagkatapos natin lagyan ng filling sa ilalim, lagyan naman natin ng spread naman natin yung natitira nating filling dito sa ibabaw. Yan. Ayan, spread lang natin siya para may pagkapitan yung ilalagay nating cheese. Pwedeng-pwede natin itong pangnegosyo at kapag confident na kayo sa inyong nagawang dough, ay pwede nyo na itong lagyan ng mga iba't ibang variation. Pwede nyong gawing ube ensaymada, lagyan ng leche flan ensaymada. So, depende na sa inyo kung anong gusto nyong flavor ng ensaymada nyo. So, itong tinuro ko sa inyo ngayon ay ito yung pinaka-basic na special ensaymada na ginawa natin. Ang gusto ko lang dito kasi pagka bumibili ako nitong ensaymada ay usually wala siyang filling sa loob. At minsan hindi nauubos yung tinapay dahil ang inuuna nating kinakain ay yung nasa ibabaw. So ngayon meron na tayong cream cheese na rin sa loob ng ating ensaymada. So siguradong mauubos natin yung buong tinapay. Na-spread na po natin lahat ang ating cream cheese filling sa nalagyan na po natin sa loob at saka na-spread na rin natin sa ibabaw. Ngayon, meron po akong cheese dito na cheddar cheese. Pero kung anong meron kayong available na cheese ay yun po ang gamitin ninyo. So, ilalagay na natin siya. Ilalagay na natin. Kung meron kayong mga ibang cheese na
swak sa panlasa ninyo, yun po ang gamitin ninyo. Sa amin, ito po ang available, kaya ito po yung aming ginamit. Ayan, pero makakagawa pa rin po ng ensaymada. So, ang ginawa ko lang dito ay grenade ko lang siya at ilalagay ko na dito sa ating ibabaw ng ating ensaymada. Pag na-expert na po kayo sa paggawa ng ating dough at soft na yung dough ninyo, pwede nyo na pong gawa ng iba pang mga variation ng ensaymada. Marami pong klase ng mga ensaymada na ginagawa po ng ibang mga bakers. So, ang tinuro ko sa inyo ngayon ay yung basic. Yung basic nating ensaymada. Kasi gusto kong ma-achieve ay yung maganda yung magiging kalabasan ng ating tinapay. Yung soft at floppy nating na tinapay. So, yan ang ating ensaymada. So, tatry natin siya kung malambot ba talaga siya, na-achieve ba natin yung soft at saka floppy ng dough natin. Ayan, excited na akong tikman ng ating ensaymada. Sana na-achieve natin yung floppy at saka softness na hinahanap natin sa ensaymada. Ooh. Ayan, i-check na natin yung loob niya. Ayan, nakikita nyo na yung feeling ng ating ensaymada. Ayan. So, tingnan natin yung consistency ng ating tinapay. So, ayan. Hawakan ko na siya. Ayan. Malambot. Ang lambot niya. Ayan, malambot. Ang lambot, ang sarap. Ayan. Kaya yung tinapay niya, talagang malapakalambot. Ayan. Sana nakatulong ako at na-achieve natin yung floppiness at saka softness ng ating tinapay. So, i-follow nyo lang po yung mga procedure na ginawa natin para ma-achieve natin yung softness ng ating ensaymada. I-send nyo po sa amin yung ginawa ninyo kung successful ba yung ating ginawang procedure dito. So, para malaman po natin kung nag-work po sa inyo. Practice lang po. Pag hindi nyo po nakuha sa una, gawa ulit kayo. Huwag kayong sumuko. Try lang ng try hanggang sa ma-achieve nyo yung gusto nyong ensaymada na soft at floppy. Ayan. Bye-bye na po. Enjoy baking!